Good morning sa inyong lahat. Ingat kuya. Ingat. Legaspi ako. Okay kuya. Kuya, ingat. Thank you po. So, on this episode, Ducati Monster 795, yung gagamitin natin na motor. Yeah. Shout out kay Mark. Shout out Mark. This is Monster. Literal na Monster to, guys. Okay, start. Yon. Yowza. So ang kasama ko for today is MT09 with Kuya Argel. Si Kuya Bok hindi makakasama eh. Rest mode. Dalawa lang kami actually, yung iba ibang ruta yon. Kami Legazpi kami. We are going to Legazpi, LA. Los Angeles Albay. Yon. Boom. Let's go. Kuya Bok, thank you po. Game. Game. Yun, medyo mabato dito. Ah, oh my god. Iba yung body positioning ng Ducati Monster, guys. Kaya kung nasanay ako sa scooter, medyo nahihirapan ako dito ngayon. Di ako masyadong sanay. Boom! Monster na monster. Sabi ko nga, scooter type yung lagi nating dinadrive. That's why mag-a-adjust tayo dito ngayon. Hindi ko masyadong gamay pa tong Ducati Monster na to eh. Siyempre, first time natin mag-drive ng Ducati Monster 795. Alam nyo na, pag first time. Okay, kuya. Okay. Sige, sige. Game. Ang hirap pag hindi ka sanay sa motor na to. Ahel. Newbie. Newbie shit. Parang nahirapan ako umabot sa MT09 ito ah. Ayun na si Kuya Arjun. Ahel. Nung drinive ko to kagabi, guys, na-overpower ako. Sobrang lakas ng power niya. Promise. Segunda to tercera, walang ya, para akong itatapon kung hindi ka marunong talaga mag-control ng iyong motor. Iba eh, talagang once na binira mo yung throttle, lang ya. Yeah, syempre, we have to, kumbaga, mag-ingat-ingat din tayo. Pag di kaya, kasi hindi naman natin kapa yung motor, ingat-ingat lang, di ba? Naninibago pa talaga ako, kumbaga hindi ko pa talaga gamay yung motor na to. Ginusto mo to eh. Nakapag-drive na ako ng mga big bikes like ER6N, yung 650cc, yung XSR, yung KTM Duke 390. Pero this is different. Kasi number one na factor dun is yung body positioning niya. Yuko eh. Kaya nahihirapan din ako. Sa height kong 5'5", abot ko naman siya. Diba? Hindi naman ako masyadong nakatiptoe. Kahit 5'5 lang yung height ko, kayang-kaya pa naman. Sobrang poging-pogi ng monster, ng power, ng all this, sobrang init, parang nagbabaga talaga. Grabe. Magtatakbong safe lang tayo ngayon. I'm not going to try the top speed or what. Basta as long as safe tayo na nagra-ride gamit tong Ducati 795, it's fine. I don't have to, kumbaga, makipagpaluan sa speed ng Ducati kasi, syempre, it doesn't matter. Basta ang importante is, matest natin to. Actually, alam ko na yung difference talaga eh. Sa CC pa lang, alam mo na. Pero syempre, iba pa rin pag natatest drive mo yung Ducati 795. Actually, guys, sabi ko nga, this is the first time. First time ko makapag-drive ng parang sports
sports bike na yuku talaga eh. Ducati Monster 795. Yeah. Damn. Hirap na hirap talaga ako, guys. Shit. This is different. This is real. Sobrang hirap na hirap ako. My God. Kailangan talaga dito katangkapan mo yung motor. Hirap. Hindi ako masyadong confident. Ano ba yan? Well, first time Ducati Monster, I can't blame myself. Nag-iingat lang din tayo. Pero pag nabigyan ako ng belo, yun, medyo ilang pa ako sa mga sasakyan na dumadaan eh. Dapat din ang weight ko is nasa balakang, hindi sa kamay. Dapat i-relax ko lang daw ito eh. Kasi pag nandito yung weight ko, ay literal, mapapagod tong kamay ko. Shoulder, lahat. Takot si moto sakto. Sobrang ninibago. Hindi ako makapag-drive ng maayos. Chay. Talo pa ako ng mga underbone, saka backbone, saka scooter. Tumigil muna kami, guys. Nahihirapan masyado si Motosakto ngayon. UB game. Put, ginusto mo to. Hanep na yan. Parang baguhan. Shit. Pero makaka-okay natin to, guys. Syempre konting practice lang. Hindi natin kamay yung motor. That's why. Isa yun sa mga big factor kaya ako nahihirapan eh. Syempre scooter yung dinadrive natin all the time. Then bigla kang mag-shift sa manual, tapos Ducati Monster na yung body positioning ay iba. Natatawa ako, sarili ko, pero wala tayong magagawa. This is life. This is motosakto life. Wah! Sabi ko na, Barbie. Sabi ko na, Barbie. Sabi ko na, Barbie. Sakit. Sakit na kamay ko. Wala pang 50 kilometers. Hirap na ako. Yan, medyo belo tayo dito. Game! Sobrang power! 108 pa lang! Grabe na! Ito yung difference ng big bike sa mga lower displacement. Halatang halata eh. Kasi nakaka-overwhelming yung power niya, guys. Nakakalula. Let's do this kahit nahihirapan. Ganun talaga pag rider, guys. Let's kay Arjil, abunin ko siya. NT09 versus Ducati Monster to, guys. Pero depende sa driver. Oh shit, aso. Ilang mahirap dito eh, madaming aso dito. Yun, kukurbada tayo. Iba yung bud. Iba yung body positioning ng pagkurbada dito, guys. Tala pa ako ng mga underboard motor eh. Di ako makapag-overtake ng maayos. Di ako makakarbada ng maayos. Monster pa mo! Sabi ko na, Barbie ang puta. Sorry, guys. Didn't expect na ganito yung mangyayari sa akin. Nahula ako sa Ducati Monster.
ibang-iba. Ibang-iba sa mga drive kong big bike before. Mapapamura ka sa Monster. Lalo at hindi ka sanay masyado. Ay, wala. Nabigat na. Di mo pa kaya. Kailangan ito proper training and practice eh. Mahirap itong makuha kaagad pala sa isang ride lang eh. Siguro kung rektahan, kayang-kaya. Pero pag mga ganito, ay nako. Imbis mag-enjoy, na-stress ako eh. Mas mabuti na yung nag-iingat, guys. Pero yun nga, mabagal tayo. Wala, kung NMAX dala ko nito, pud-pud na to, paspas na to, kanina pa ako nandun. It's raining, man. Umulan doon. Yay! So, andito na tayo. Ito na yung daraga, Shell. Sa wakas! Utay na! Sorry, Paps! Nawala ako eh! Nawala ako! Dito ako duman sa may malilipot! Ang layo pala niyan! Malay talaga dyan! So, yun guys! Kakarating na lang yan si Joyce. Bili ko na sa kanya yung t-shirt. Siya. Medyo nawala ako kaya medyo natagalan, pero solid naman, nakapunta pa rin naman dito. Nahihintay ko lang si Kuya Arjun kasi naiwan siya, di ko alam kung naiwan siya or naunod siya sa akin or umuwi na siya dahil napagod na nakakainta, pero at least safe tayo. Bukati Monster. A few moments later. So yun guys, nandito na tayo ngayon sa SM. Na-meet na natin yung mga nasa Daraga Shell. Yung iba kasi daw nag-uwian na, pasensya na, sobrang late si motosako. Anyway, sa podcast drive ko ng Ducati Monster talaga guys, nahirapan ako, sorry. Pasensya na. Hindi ko rin to ina-expect. Sobrang iba kasi yung body positioning ng Ducati Monster. Iba din yung power. Medyo ilang ako compared din sa mga na-try kong big bikes dati. Pero all in all, at least na-experience ko. Alam ko na kung paano. Alam ko na kung ano mga mistakes and dapat kong improve pa. Ganun naman talaga dapat guys. Experience talaga para at least gumaling ka at matuto ka. Anyway, nandito na kami ngayon sa SM. May mga hinihintay lang ako. Maraming salamat pala sa nagpahiram ng motor, J-Mark, shout out. Maraming salamat sa iyo. Although kahit nahirapan ako, pero at least okay lang yan. Anyway guys, hanggang dito na lang muna siguro. Abang-abang kayo sa mga siguro soon vlog sa mga next vlog ko. Subscribe kayo dito sa Motoshop to, sa mga bagong nanonood dyan, mga NMAX, Aerox, mga scooter. Basta subscribe lang kayo sa channel ko and click nyo na din yung notification bell para at least syempre naman ma-notify kayo sa lahat mga videos na ipapost ni Motosakto. Hanggang dito na lang muna guys. Maraming salamat sa pagsuporta ninyo. Motosakto, bye-bye!